Good day, class! Ngayon, pupuntahan natin ang taniman o simpleng taniman ng sampagita dito sa Maburak, Gapan, Nueva Ecija. Nandito ako ngayon sa Brother Nick's Farm para bisitahin ang simpleng taniman ng sampagita. Tara! Isa sa pangunahing pinagkakitaan ng Mia ni Brother Nick ang sampagita. May tatanong ako sa'yo. Marunong ka ba magtanim ng sampagita? Opo. Ah, si papa mo? Nasa bukid siya. Dahil wala ang parents ni Jomar, wala ang kanyang mga kapatid, ay pinakiusapan natin siya na siya yung mamitas at gumawa ng sampagita para sa atin. Anong grade ka na? Grade 5. Nag-aaral ka mang mabuti. Ah, kapag walang pasok, ano yung mong ginagawa mo? Nagbabasa. So, bukod sa pagbabasa, ano yung mga naiisip mo? Tumutulong ka ba sa sa parents mo? Tumutulong kang gumawa sa bukid? Natitinda ka rin ba ng sampagita? Ano ginagawa mo? Ano? Nanunuhog? Ano? Nanunuhog at tamintas. Pero nakapundo ang ulan. Ngayon, ipapakita sa atin ni Jomar kung paano ang aktwal na paggawa ng sampagitang kwintas. Sampagitang kwintas ba'y tawag doon? Sampagitang kwintas. Gamit ang karayom na punulsi, itutuhog ang mga bulaklak sa estrandang abaka upang maging isang ganap na sampagitang kwintas. So anak, napakasimple ng buhay dito sa atin, di ba? Kumikita ka na rin ba dyan? Baka naman absent ka ng absent sa school. Hindi. Kaya mo magbenta niyan? Totoo? Ako nung bata ako, nagtitinda ako ng ice candy. Tapos haharutin ako ng mga kalaro ko. Sasabihin ko, ice candy. Sasabihin ng kalaro ko, palamanta. Grabe. Sobra. Pero hindi ako sumuko. Lagi ako natitinda ng ice cream. So ikaw, sampagita, mas proud ako sa'yo kasi sa murang edad, alam mo na kung paano tinita ng pera. At the same time, napapabayaan ko yung pag-aaral mo. Okay naman. Sino yung teacher mo? Sir Albert! He is my uncle. Wow, ang ganda. So ito yung simple. Simple lang ano. Pero pinay-perfect mo to kapag perfect. So ito, simpleng sampagita. Ayan. Ito yung binibenta natin, no? Hindi pa siya tapos. Kulang yung sampagita na kuha namin. Pero gusto ko lang talagang malaman kung paano gumawa ng sampagita. At syempre, dahil ito yung pambansang bulaklak natin na kinikilala, gusto ko i-appreciate at i-value din ng mga bata yung kahalagahan ng mga simbol o mga simbolo na itinuturo sa eskwelahan. So, Brother Jomar? Okay, Brother Jomar, maraming salamat, ha? So, akin na lang to. Akin to, bibigyan ba sa akin? Brother Jomar, bibigyan ba sa akin to? So, batiin mo naman yung ating mga subscriber. Ayan. So, ano yung mensahe mo sa mga estudyante? Magaling ng mabuti. Sana nagustuhan nyo ang video ito. Sa mga hindi pa nagsasubscribe,
Bago pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na kayo at i-click ang bell button for further notification. Kapag nagustuhan nyo at nagandahan nyo ang video natin, i-share nyo na rin ito para naman hindi sayang ang ating video. Alright, ito ang Maestro Bino Channel. Isa pang nakakatuwa sa pagpunta ko rito ay ang dito sila umiigib sa balon, o kung tawagin dito sa amin ay tosang. Napakalinis nito. Ayan, may takip, hindi lalamukin, hindi papasok yung lamok. Ito ay parang imbornal siya. Malalim to, tama? Malalim. So, dun sila kumukuha ng malinis na tubig panligo. Pero hindi ito iniinuman. Wow, iniinuman. So, eto na. Iinom tayo ng tubig galing dito sa balon. O yung balon nila, yung tinatawag na tosang, ito. Ito yung itinagilid na imbornal. Tama, itinagilid na imbornal. Tapos may hukay siya sa ilalim. Nilagyan ito ng net upang hindi maitlogan ng lamok. Malinis to. So, panligo, pangsaing, at syempre, pwede ring inuman. Yan. Panila. Okay, tatry natin uminom. Anak, sumalo ka na. Sarap.